Good morning mga kaprok. Andito tayo sa probinsya ng Nueva Ecija. Andito tayo sa gitna ng mga kalabasahan. Ayan. Nakikita niyo yung video ko na mga sa likod ko. Ay, puro kalabasahan yan. Ayan. Tayo hingi ng kalabasa rito ng bulaklak. Ayoy ng Maynila. Masarap ito yung bulaklak ng kalabasa. Masusta sa ito. Maganda sa ating katawan. Dito, hinihingi lang dito yung bulaklak. Maynila. Lahat, bibili ba sa Maynila? Ay, dito. So, pag-ulam lang ang, lalo mga gulay, walang problema dito. So, huwag ka lang mapili sa mga gulay kung sa bulaklak. Yan. Bakit lahat naman mga tiga-probinsya, lalo dito sa Nueva Ecija, kumakain ng bulaklak ng kalabasa. Time check natin ay 6:25 kaprok ng umaga. 6:25 ng umaga. Ayun. Oh, wala tayong bulaklak. Bro, wala tayong bulaklak ng kalabasa. Lak tang kalabasa. Masusta siya. Maganda sa ating katawan. Sarap ng siwi ng hangin dito sa probinsya, lalo ngayong umaga. Malamig ang simoy ng hangin. Kaprok. Ay, kaya mo na kayo. Dilagayan ako. Ito kay Gera na ako to. Harbisin ng mga bunga. Ha? December pa. Ano pecha ng kan? Makapasko. Dali, bawi ako kanya. No? Bawi ang pagod pag harbis na. Form sa pecha. Porbe sa presya. Ay. Oh, lalaki ng bunga. Lalaki ang bunga. Ito, okay na ito. Sa akin naman ang ikuan mo. Mga ganyan din. Yan ang kanan pala. Nahanap ko sa Maynila, bulaklak sa baka panikit talipa pala. Hindi na ako makakita ng bulaklak eh. Saan? Sa amin doon, ang bulaklak. Galang naman nata kakain yan. Okay, si Ate Elby mo. Ah, kumakain din. Oo, kumakain din ako yun eh. Ay, umabot yung kalabaw. Alin? Oo, tumatakbo. Ano bang kalabaw yun? Ito, wala. Ha? Sa kalabasana, maninira yan. Mayroon din yung kaprok ng kanyang kalabaw. Nakawala sa sugan. Ay, papakita ko sa inyo yung kanang kalabaw. Nakawala. Manini. Pag hindi nakaalatali, manini na ng mga halaman. Ay, mga kaprok yung kalabaw. Wala sa suga. Dito tayo. Tayo kaprok. Nakawala. Ayan ang mga kalabasahan dito, kaprok. Sarap talaga ng probinsya, ang buhay sa probinsya. Masipag ka lang. Hindi ka rito magugutom. Ayan. At may lupa ka rito. Ayan. May mga kalabasahan. Pakita ko sa inyo ang bulaklak ng kalabasa. Ayan. Bulaklak ng kalabasa.
Kalabasahan. Oh, mabulaklak. May mga buka na. Buka ito. December ang harvest na ito. Ay buka. Ay ito yung buka. Sa ilalim. Ay yung buka. Ayan. Ayan yung bunga. Bunga niya yan. Ito, ito yung bunga yan. Well, yung kalabaw ayan o. Oh. Mga takbo, hawak na lang may-ari na kung yung kalabaw. Nagwawala pa eh. Nagwawala pa. Nagwawala sa sugahan. Ang pag nagwawala ang kalabaw, wala na pagbitali ganyan, ang delikado lang yan yung may hawak ng tali, eh, mapulutan na yan. Madisgrasya. Nagkakalabaw na kami dati yan, yung lalaki na pagising umagat, kukunin mo sa koral at papakainin mo sa mga damuhan. Nagwawala. Kasi lalaki, naghahanap ng kalabaw rin. Ayan, ito, ito yung mga mag-anak natin dito, no? Yung mga talim ng kalabasa. Lalo na tumatakbo, eh. Gating nyo kasi yun. Okay lang ba, harvest yung kan mo? Kalabasahan mo? Hanggang? Ito, adjust ng December. Ilang hektarya ba yan? 40, balak ka. Ilan ang sino ka partner mo dyan? Wala. Wala. Ganda-ganda. Maganda-ganda ang kwan yan. Pasko. Kamang tama. Magpapasko. Ayan o. Mga kaprok o. Kaya. Mga ganyan. Yan. Pwede mo. May bulo. Pero kaya lalaki na ng buha. December pa ito. Unang linggo ng December. Harvest ito. Kanang kalabasa. Ay, 7. Sa Manila, ay, man. Ito, ito. Mga 5 kilo itong bigat nito, mga kaprok. Eh. Laki yan. Oh. Bala, hindi magkasya sa shelf. Mga kaprok, oh. Balawak na kalabasan. Ang inyong matatanaw. Ayan, sa likuran ko, puro kalabasan. Ah, December 6 dito. Magandang Pamasko sa mga farmers dito sa Nueva Ecija. Nueva Ecija. Pwede mo bang kuha, no? Alin ang mas malaki gasto sa isang hektaryang kamatisan o isang hektaryang kalabasa? Sino ang malaking gasto dyan na kuha? Sa kamatis. Kamatis ang malaki ang panang gasto. So. Halos kalahati ang kanyan? Oo, oh, mga ano na, mga 30. Yung ano niya, yung sa... Oo. Oh. Ah, maklaki nun. Kamati. Ilang buwan ang kanang kalabasa bago harvestin yung... Ano, ako na. Hindi. Yung kamati siya. Yung kamati matagal yan, no? Eh, isang buwan na... Pero, oh, isang buwan na pitasan, ano? Ang kalabasa? Isang harvest lang. Isang harvest lang, oh. Ang malakas na pagkaperahan. Pero talaga yung sa kamatis pag kumasa mahalan. No? Ay. Pero tigilan muna ako. Nang bulaklak, makakapag-uwi na tayo sa Manila ng bulaklak. Bulaklak ng kalabasa. Makakapag-uwi tayo ng buka ng kalabasa. Kahingi tayo lang from dito. Ayan, tinalaktak. Guwapo. Guwapo, ayan. Malawak na kamatisan. Ayan. Yan ang mga tanim ng gulay dito sa Nueva Ecija. Kamatisan. Eh. Mag-harvest na rin dito. Dahil buka ng kamatis. Ito sa kanto. Tanim ng mga kamag-anak ko. Eh. Dito sa Talavera. Nueva Ecija. Ang
pinhin itong kanito, ang kamatis nito ay natawag nilang diamante ito. Matibay sa sira. Matibay sa bulok. Ayan. Kasi mga kapalambalat niya. Ayan. Matagal masira itong kanang kamatis. Diamante. Ayan, malawak. Merong 1 hectare ang kamatisan. Ayan. Sulit ang pagod dito ng magsasaka dito pag na harvest na. Ang mga kuha ng kamatis dito, pinapunta na ito mga kuha ng mga buyer. Pinapakaya ng mga buyer yan pag nagkasundo sa presyo. Ayan. Ang buhay ng kamatis, matagal din ito yung halos isang buwan na mag-harvest dito. Pag yung tumama sa mahal, parang pinupunot mo ang pera. Kasi bawat pitas mo, pag maganda presyo, 1,000. Lalo pag marami ang bunga. Yan. Makapag-uwi rin tayo ng bunga ng kalabasa at bulaklak. Ayan. Mamaya ay lulubos na tayo ng Maynila. At hanggang dito lang aking video mga kaprok. Maraming salamat sa inyong panonood at sana humihingi ako sa inyo ng konting suporta. Baka po pwede naman na paki-subscribe na lang ako. Itong malit kong channel sa YouTube, Proke Vlog. Sige po, maraming po salamat na kaprok.